So ayan, welcome back sa ating channel mga kaibon. So ang video natin ngayong araw is nandito tayo sa May Kalumpit. Yan o, napapasyal nga tayo dito sa May Kalumpit. So nasa harap tayo ng Jed's Island Resort. So may kamitap tayong tao dito. So sabay ko na ipapakita sa inyo at sasabihin kung anong sinadya natin dito. Welcome back mga kaibon. So nandito nga tayo sa May Kalumpit dahil may kamitap tayong tao ngayon dito. So medyo maaga pa naman tayo sa pinag-usapan natin, pero on the way na daw yung kamitap natin, no. Sabay ko na ipapaliwanag sa inyo, sasabihin kung anong sinadya natin dito, no. So hintayin lang natin yung kamitap natin. Ayun na nga, nakita na kami ng kamitap ko mga kaibon. So hindi na natin siya na-videohan. So medyo nagmamadali din. So sa bahay ko na ipapakita sa inyo yung sinadya natin dito. So daan muna tayo ng pet shop, baka may makita tayo, may mabili tayo doon. So biyahin na muna tayo pa uwi. So ayan mga kaibon, nakauwi na tayo, no. So nakadaan na nga din tayo ng pet shop. So hindi ko na rin na-videoan yun kasi nga medyo maraming tao. So nakabili tayo ng isda. So nakabili tayo ng dalawang isda. So yung aquarium pala natin, tsaka ako na ipapakita sa inyo, no. So nag-iipon pa kasi ako ng mga isda. So bago ko ipakita sa inyo, so soon makikita nyo na yung aquarium natin. So ayan, dito unbox na natin dito yung pinuntahan natin doon sa May Kalumpit. So kakatapos lang natin magpakain ng ibon. Ayan, no? Kakatapos lang nila kumain. So medyo madilim kasi medyo makulimlim yung panahon. So buti na lang nakauwi tayo agad, hindi tayo dinatnan ng ulan. O ayan mga kaibon, so hindi na natin patatagalin. Ito na yung ibon natin. Ayan, may bago tayong ibon. Try natin sa labas. Ayan, para mas maganda. Ayan. Ayan, bago nating ibon ngayon. Ang mutation nito is green new wing opa post ino. So possible hen din siya. So ayan, medyo nagmumult lang siya ngayon kasi nasa 5 months na yung ibon natin. So medyo molting stage siya ngayon kaya medyo meron siyang kalbo sa may ulo. Pero okay naman yung condition niya, masigla naman siya. Hindi naman siya nanghihina. Ayan, oh. So maganda nga ang ibon to kasi wala pa tayong gantong kulay dito sa ating ibonan. So napakaswerte natin dahil napanalunan lang natin to, no. So ayan, napanalunan lang natin. Ayun, so ang swerte nga natin dahil napanalunan lang natin to, no. So kung alam niyo yung palaro na ending sa NBA ending, so bali nagpapataya sila doon. Ang number yata is 1 to 100. Then pipili ka lang ng number na gusto mo. So kunwari gusto mo ng 1, 2 o kaya 3, 4, 4, 5 hanggang 100 'yon, no. So pipili ka lang ng slots na gusto mo. So ang magiging result noon is kukunin nila doon sa NBA score. Bali yung last digit ng number ng score nila sa NBA. Kunwari ang score is 99 and then 88. So ang mananalo nun is yung 98. So kukunin nila yung dalawang last digit. So napanalunan nga natin ito nung linggo. So swinerte nga tayo. Bali ang slot kasi is 35 pesos lang, no. So 35 pesos lang, pwede ka nang swertihin magkaroon ng opa. Ako kasi swerting-swerte lang talaga, no. Kasi tinanong ko yung nagpapataya. So bali may bakante pa siyang 7. So kinuha ko na yung last na 7. Bali binigay niya lang sa akin 200 yung 7 slot. So kinuha ko na. So ayan, so sinerte nga tayo. Nagkaroon tayo ng opa sa halagang 200 lang, no. So sa akin 'yon. Pero sa iba kasi 35 pesos lang, 70, dalawang slots lang ang kinukuha nila. So may chance na silang manalo. So tayo, sinerte tayo. So magandang ibon 'to. Magagamit natin 'tong piyesa. Kasi nga wala pa tayong gantong mutation dito sa ating ibunan. So may mga opa tayo pero walang gantong mutation na green new wing opa. Possible ino pa to, no? Post ino pa siya. So pwedeng-pwede natin siyang projectin sa opa lutino natin. So ayan, bali wala pa tayong may papares dito. So medyo bata pa naman yung ibon. Nasa 5 months pa naman siya. So ang gender niya is possible hen. So baka itabi lang muna natin siya kasi nga kung hen talaga to, kailangan natin maghintay muna ng 7 to 8 months bago natin siya isalang. So papamaturin lang muna natin siya ng ilang buwan.
Siguro dito na lang natin siya ilalagay sa mga split opa na natin dito, sa mga possible split opa. Kasi halos magkasinidad sila, no? Nasa 4 months to 5 months na rin yung mga ibon natin dito. So hindi naman natin siya pwedeng ilagay dito sa mga bago natin pababa, kasi nga medyo bata pa to. Baka naman bulihin niya yung mga bago nating pababa, and then sobrang dami na rin nila dyan, so masikip na yung cage nila. Then di naman din siya pwede dito, kasi nga sobrang matured na rin nung hen natin dyan. So baka bugbugin niya, no? Sayang naman yung ibon natin. Ayun, bali doon na lang natin siya isasama. So iakit na lang natin siya dito sa ating flight cage dito sa taas. Bali may dalawang ibon pa lang naman dyan, yan, yung split opa. And then yung possible split opa na green. So yan nga yung mga pinaparaffle natin, no? So pagka umabot na tayo ng 1K subscriber, ipaparaffle na natin yan, no? Kasama yung dalawang yan, and then yung isang opa natin dito. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo para may paraffle na natin yung mga ibon natin dito. Bali kasama na rin pala yung carrier sa napanalunan ko, no? So ayan, kasama na yung kulungan and then yung ibon. So ayan, kunin natin yung ibon, tignan lang natin siya ng malapitan, and then yakit na natin dun sa taas. So ayan, ito na yung ibon natin, mga kaibon. Ayan, ang ganda ng ibon natin dito. Green new wing. Green new wing opa, no? So possible hen nga siya, kasi nga yung scallops nung new wing niya is halos umaabot siya dito sa may pakpak. So try din natin kapain yung pelvic niya. So medyo maluwang din yung pelvic, and then malambot. So possible talaga, mas malaking chance talaga na mag-hen yung ibon natin. Ayan, may leg band din siya. Yung leg band niya is JL Libao Aviary. So shout out sa iyo, Sir JL Aviary. Ayan, ang ganda ng ibon natin. So iakyat na natin yung ibon natin dito sa may taas. Kasi nga magkakasingidad lang to, kaya dito na lang natin siya isama. Yun. Ayan na yung ibon natin, oh. Ayan, so sana wag nilang awayin yung bago nilang kasama dyan. Kasi nga yung dalawa nating ibon dyan is matagal na magkasama. So baka manibago, awayin yung bago nilang kasama dyan. So sana wag naman. Bali, tignan-tignan na lang natin kung inaaway nila yung ibon. So pagka inaaway, tanggalin natin. Kung hindi naman, okay na sila dyan, no? Dyan na lang natin papamaturin yung ibon natin. Kasi nga yung mga bagong pababa natin dito is bata pa. Hindi na natin pwedeng isama dun sa mga bata kasi nasa 5 months na yung ibon natin na to. Ayan, oh. So ayan, mga kaibon, ayan yung ibon natin, no? All set na siya. So dyan na siya magpapahinga at magpapamatured. So hindi na natin siya masyadong guguluhin kasi nga galing pa ng biyahe yung ibon natin, para hindi na lang siya ma-stress. So ayan, hanggang dito na lang muna yung video natin, mga kaibon. Huwag nyo kalilimutan mag-like, share, and subscribe. And then i-click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating videos. So happy breeding sa inyo, mga kaibon, and ingat!